So yan, magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer Dom Digia. Welcome back to my channel. So sa video na to, atin namang mag-aaralan ang patungkol sa fluid mechanics. Mag-solve tayo ng mga following problems na kung saan tayo mga past board exam questions. Lumabas sa mga past board exam ng civil engineering as well as mechanical engineering. And also electrical and electronic communications engineering. So before tayo mag-solve, recall muna tayo guys. Unahin natin yung fluid pressure. So, sa fluid pressure, alam mo natin, pressure na in terms sa liquid or sa fluid. Okay? Suppose we have at standard temperature and pressure, we have water here or sea water. Meron ka atmospheric pressure na nag-a-surface ng tubig. And then, pagdating sa ibaba, meron kang tinatawag na gauge pressure. Yung gauge pressure is equal sa gamma ng liquid times the height. Yung gamma is yung ating specific weight, wherein the specific weight of liquid is equals to weight ng liquid over volume ng liquid. Weight over volume. Or mass ng liquid times gravity over volume ng liquid. Yun yung formula niya, guys. Kaya dito sa ibaba, pag minesure natin yung pressure, gauge pressure na siya. Okay? Yung sa itaas, sa surface ng tubig, is atmospheric pressure. Okay? As we recall, sa rule ng fluid mechanics, yung pressure natin is habang pababa or lumalalim yung height mo, yung pressure is pataas ng pataas. Kaya nakita nyo dito, meron kang force triangle. Yung persa, mas tataas yan. Kaya, kapabaliktaran, kapag umaangat or papalapit ka dun sa surface ng tubig, liliit ang iyong pressure. Kaya meron tayong mga conversions dito para mas madali nyo maunawaan. Tandaan natin, ito laging ginagamit sa board exam. Sa 1 atmospheric pressure, meron tayong 101.325 kilopascal, equal din siya sa 14.7 psia, equal din siya sa 1.0332 kilogram force per centimeter squared, equal din siya sa 760 mmHg, or tandaan natin, 1 mmHg is 1 torricelli. Kaya itong 760 mmHg is equal din siya sa 760 torricelli. And then, yung 1 atmospheric pressure natin equal siya sa 29.92 inches of mercury. And then equal din siya sa 34 feet of H2O and 10.33 meters of H2O. Tandaan din natin ang special conversions, laging ginagamit ito. 1 bar is always equal sa 100 kilopascal or 1.01325 kilopascal. So bago tayo mag-solve ng following problems regarding fluid pressure, meron pa akong mga ilang notes na ibibigay sa inyo para mas maunawaan nyo kung paano mag-solve ng mga following problems na lalabas sa board exam under fluid mechanics. So let's go! So tandaan din natin itong mga standard values regarding sa tubig. Okay? Kapag gamma ng tubig equal lagi guys sa 9.866 kilonewtons per cubic meter. Or sa English unit, siya ay 62.4 pound force per cubic feet. Pag gamma ng liquid, tandaan natin, pag may given sa problem na SG or specific gravity ng certain liquid, imultiply mo siya sa gamma ng tubig na 9.866 or 62.4 depende sa unit, para ma-obtain mo yung mismong gamma ng tubig, kung English unit man siya or SI unit. Kaya meron tayong mga ibang values dito na kadalasan lumalabas sa board exam kasi kuminsan hindi tubig yung binibigay na given na fluid. Kuminsan fresh water. Kuminsan sea water. So kasi pag tubig and fresh water halos pares lang naman. So 1.0 lang naman ang specific gravity niyan. Specific gravity na sea water, tandaan natin, pag binigay sa problem, tandaan natin, 1.03 ang specific gravity. And then, SG ng oil, specific gravity ng oil, 0.80. Specific gravity of mercury, kadalasan din lumalabas sa problems board exam, is 13.6. So, tandaan natin itong mga values na to, and then, we will now proceed to problem solving regarding fluid pressure. So, the first question under fluid pressure, so past board exam in fluid mechanics, what is the pressure 8,000 feet below the water surface of the ocean?
neglect compressibility. So pag sinabing neglect compressibility, ang gagamitin mo ng formula is yung sa fluid pressure nga, which is the pressure gauge ng iyong fluid is equals to gamma ng liquid multiplied by the given height. Okay? So alam naman natin, ang gamma ng liquid equal siya sa given na SG ng liquid multiplied sa gamma ng water, which is the standard. Yung binigay ko na kanina na value na 9.8666 kilonewton per cubic meter or 62.4 pound force per cubic feet. Okay? So ito, lapat natin dito. Kaya, pressure is equal to SG ng liquid multiplied by gamma ng tubig multiplied by the given height. So dito, yung SG ng liquid na gagamitin mo, pagbasahin mo yung ocean. So SG ng liquid is equal to SG ng seawater. Kasi seawater ang tubig dun sa ocean. So ito ay 1.03. So kunin natin ang pressure. So 1.03. So guys, ito, wala pa lang sinabi kung anong unit ang ina-obtain, kung SI or English. So assume natin, kapag hinanap sa problem, halimbawa, kung may binigay sa board exam na question, ang unit ay, SI unit, kunin natin ang sa SI unit, diba? So ito ay 9.8066 kilonewton per cubic meter. May binigay na height na 8,000 feet. So, itong 8,000 feet, convert mo siya. So, sa isang, so sa 1 meter, meron kang 3.28 feet. So, mag-cancel out. Cancel out yung meter na isa, magiging kilopascal. Kilopascal gauge. So 1.03 66 8,000. Pakuha natin dyan guys yung value na 24,636.09 kilopascal gauge. Gusto natin kunin, halimbawa, English unit ito. So, i-convert lang natin itong kilopascal gauge into PSI or pounds per square foot. Pwede rin PSF. Halimbawa, binigay sa problem sa board exam, English unit. Tapos, dapat daw naka PSF or PSI. Kunin natin, halimbawa, PSF niya. So, ito. Diba? Sa conversion, meron kang, and then, naka-square inch dito, 144, baliktad. PSI, dito dapat ang 144. Kasi, sa 1 square feet, meron kang 144 inch squared. Tama. Yan yun. And then, pag sinunod mo yan, na-cancel out ka, diba? O, tapos ito, pounds per square inch, cancel square inch dito, magiging PSF ka na lang. So, ang pressure niya kapag sa PSF, solve natin, yung binigay, ito, multiply dito. Makuha natin dyan guys, yung ating kasagutan na 14,677.34 pounds per square foot. Yan ang kanyang kasagutan pag sa English unit. Pag sa SI unit, meaning niya is
kilopascal gauge. Yan lang yan. Pag PSF sa English unit, ito. Pag PSI, huwag ka lang mag-multiply ng 144 doon. Okay? So, yan ang ating sagot sa problem na yan. Dako tayo sa next problem. So, for our next problem, under fluid pressure, to what height will a barometer column rise if the atmospheric conditions are 13.9 PSIA and 68 degrees Fahrenheit and barometer fluid is ethyl alcohol? Note that at 68 degrees Fahrenheit, pressure of the vapor is 122.4 pound force per square foot and SG of the ethyl alcohol is 0.79. So, solution, assume natin guys, ito yung ating diagram. Okay, para mas madaling intindihin, so ito na nakashade ng pata nito is yung ating ethyl alcohol. Dating sa point na habang pataas ng pataas, magkakaroon ng vaporization, which is meron kang given na vapor pressure na 122.4 pound force per square foot. So dito, sa part na to, nang vaporize na yung ethyl alcohol. Okay, dito liquefy pa siya. Kaya may given ka dito na gamma ng liquid, which is the ethyl alcohol, times the given height. So, since dito, ang hinahanap is height, yung height yung kailangan natin i-obtain. Therefore, meron siyang atmospheric pressure din. And since ito is exposed sa standard temperature and pressure, ne-neglect pa rin natin yung given na under STP, tandaan natin meron tayong pressure, di ba, na 760 mmHg or 29.92 inches of mercury. So, neglected natin ito. Kasi ang hinahanap is the height nga ng iyong ethyl alcohol bago mag-vaporize. So, kahit naka-expose siya sa atmosphere, neglected itong dalawang to. Unless sinabi sa problem na included yan, so ito gagamitin mo. Hinahanap ang height, so, neglected. Ayan. Tula naman sinabi sa problem na kailangan consider natin itong conditions na to. Kasi may binigay nga sa'yo na 68 degrees Fahrenheit. Okay? Solve natin. So, therefore, in order for you to obtain the given height, consider natin ang formula na pressure of the vapor plus gamma height, which is ito yun. Kasamahin mo itong dalawa na to para makukuha mo yung part ng atmospheric pressure. Okay? So, ba atmospheric conditions, 13.9 PSIA. So, napakasimple lang isolve niyan. So, pressure of the vapor may pinigay na. 122.4. Okay? Neglect muna natin guys yung ating units. So, ito na yun, di ba? PSF plus gamma. Ano yung gamma ng ethyl alcohol? So, gamma is 0.79 multiplied by 62.4. Diba yun yun? Pound force per cubic feet. Yan yung magiging unit yan. Kaya ito, halos pareso siya dito, complement. And then, nawawala yung height. Kaya magiging height mo dyan is naka-feet. Tapos, i-convert na lang siguro natin sa inches para mas okay siya. O, depende sa hinihingi sa problem, guys. Pag sinabi sa problem na in inches ang unit niya, ibigay nyo in inches. Or, kung naka-feet, dapat naka-feet. So, equal to atmospheric pressure 13.9 PSIA. Okay? Since naka-PSI yan, multiply mo sa saan? Para mag-complement yung unit niya. Dapat naka-PSF din yan, di ba? So, 13.9 multiplied by 144. So, because 1 square foot is equals to 144 square inch. So, 13.9 yan, guys. So, shift solve nyo, makuha nyo, guys, yung height na ganito. So, 13.9 times 144. Okay. Divided by
kukuha yung height na 38.121 naka-fit. So, masyadong malaki. Paliitin natin. So, gawin natin inches. So, convert natin. Ako natin dyan is 47.45 inches. Depende guys ha, sa hinihingi. Kung naka-inches or naka-fit. Para mas realistic. So, board examining ninyo yung tamang sagot. Kung fit, ito. Kung 38.121. Kung inches, ay ito. So, that's all for fluid pressure. Dako tayo sa ibang topics ng fluid mechanics. Dito tayo sa capillary action. So, dito naman tayo sa tinatawag nating air pressure. So, nakaiba lang niya sa fluid pressure. Pagdating sa air pressure, syempre, kinoconsider natin yung pressure mula dun sa malapit sa surface ng yung seawater or sa anyong tubig na kung saan gusto mong i-measure yung pressure between them. And then, doon sa tuktok ng anyong lupa or sabi natin bundok or kung anong building man yan, kung building or structure, gusto natin kunin yung air pressure niya. So, may given height syempre kasi ito yung difference nung pressure mo dito sa taas at pressure dito sa may baba. Kasi ito, banda sa atmospheric pressure na to, di ba? So, since habang tupataas ka, ang pressure natin is pababa. Okay, tandaan natin, as you go upward, pressure decreases. Okay, may given height ka, meron kang final pressure, which is the pressure yung sa tuktok ng building or structure or sa bundok man yan, na gusto mong i-obtain yung pressure niya. And then, meron kang pressure dito, yung P sub O mo yan, which is mula yan sa seawater, which is nag-occur doon yung ating atmospheric pressure. Okay, para mas maintindihan, meron tayong given conditions. Pag lumabas sa problem sa board exam na air is incompressible, ang gagamitin natin ng formula is final pressure is equals to P sub O or initial pressure ng atmospheric dito minus the gamma ng air multiplied by the given height. Pag air is incompressible, formula yan. Pag air is compressible, ito is sa English unit, ginagamit ito. So English. Sa English unit ang gusto nyo sa'yo, problem, P is equals to P sub O multiplied by E, exponential, raised to negative GH over R times T. Yung R is the gas constant of your air. Okay? SI unit, P is equals to P sub O, initial pressure, dito yan, atmospheric multiplied by the exponential, raised to negative GH over R times T. So, R is gas constant of air multiplied by the absolute temperature, yung naka-Kelvin or yung naka-Rankine. Since SI, naka-Kelvin ka dito, sa English is naka-Rankine ka. Times 1,000 lang kapag sa SI. So, for our next problem, under air pressure. So, ang problem number 1, if atmospheric air 14.7 PSI and 60 degrees Fahrenheit at sea level, what is the pressure at 12,000 feet altitude if air is incompressible? Tandaan natin, incompressible. Note, at 60 degrees Fahrenheit, gamma of air is 0.0763 pound force per cubic foot and P sub 1 or atmospheric pressure is 14.7 PSIA. So, solution kapag incompressible, tandaan natin, formula, final pressure is equals to P sub O minus. It's minus the gamma of air multiplied the given height. Okay? Yan po yung ating gagamitin na formula. So, we substitute P sub O 14.7 neglecting units. Gamma ng air 0.0763. Okay? Given height 12,000 feet. Okay? Since naka PSI ito, okay? Ito is naka, ano? PSF. Gusto natin kunin, halimbawa, PSI. So, dapat naka-required. Halimbawa, sinabi sa problem. Yung unit mo naka-PSI, A.
Okay? So, ito, na naka-PSF, multiply natin sa 1 over 144. Tama. Ngayon, makuha mo dyan na pressure ng iyong air is 8.342 PSI. So, ganun lang siya. Simple. Pag incompressible, ito ang ating given formula. Incompressible. Okay? Dako tayo sa ating last problem for this video. Doon naman tayo sa compressible. So, for our last problem in this video, regards ulit sa air pressure. So, we have our problem number 2. If atmospheric air, 14.7 PSI and 60 degrees Fahrenheit at sea level, what is the pressure at 12,000 feet altitude of air is compressible naman. So, para sa mga problem kanina, compressible naman siya. Ganun pa rin, note at 60 degrees Fahrenheit, gamma of air is 0.0763 pound force per cubic foot and piece of one or atmospheric pressure is 14.7 PSIA. So, solution kapag compressible ang ating air. Okay? We have the formula. So, hinihingi dyan is naka-English unit. Bakit? Kasi karamihan is English unit. Pero depende guys, pag hinihingi sa problem is naka-SI, alam nyo naman yung formula for SI. So, ito, dito gagamitin natin is English unit. For English unit, the formula for pressure ng ating air is 14.7. Under compressible na 14.7 times E. So, yung 14.7 pala guys, bago natin ibigay yan, yan yung P sub O. Okay? So, atmospheric pressure natin. Depende sa given kasi yan eh. Times E. Okay? Multiplied by the diba? Formula natin kanina is GH over RT. So, ayan yun. Okay? Yan ang ating given formula. So, we have, since may formula P sub O times E raised to negative GH over R times T. Dito, sa rule pala nitong ating air pressure, neneglect na lang natin ang gravity. Okay? So, magiging formula mo na lang pala is P sub O multiplied by the E raised to negative H over R times T. So, ito kasi yung ginagamit din ng examiner na formula upang ma-obtain mo yung final pressure. Kasi pag ginamit mo yung G or gravitational force, mas lalong magiging negative ang iyong pressure. Okay? So, neglected pala dito ang ating G. Kahit binigay kanina sa formula ng ating English unit sa SI unit, yung may negative GH. So, depende yon sa atake sa problem sa fluid mechanics. Kasi, sa examiner, meron siyang mga units or given na inaalis para ma-obtain mo yung mas appropriate na sagot na sasakto doon sa choices. Okay? So, dito, gagamitin natin ito. Kasi, past board exam to guys. So, sinolve na rin ito. So, gamitin natin, syempre ito, 14.7. Neglected units multiplied by the E, negative H, 12,000, okay, over R. R ng air is 53.34. Dapat kabisado nyo na yan kapag English unit. Times the temperature. Temperature, 60. Naka-absolute ka. 60 plus 4, 60. Mukha mo dyan yung final pressure mo na 9.53 PSI. Tandaan guys, looks from itong tanong na to. So, kahit binigay ko sa inyo yung formula kanina, pwede kayong mag-alis ng value ng gravitational acceleration. Okay, for as long as magkama ko yun, dun sa sasaktong sagot sa choices. Kasi alos mga choices dito, 8 point something, 9 point something, yan, 9.53, tapos 10 blank, blah, blah, blah. So, kasi pag ginamit mo yung may G,
malayo ka sa mga choices. So, ginamit na examiner itong formula na to. Pero sa rule, yung binigay ko kanina, ito talaga yun. Kapag compressible. Okay? Pag sa English unit. Sa SI, diba mag-multiply ka lang ng 1,000 sa ibaba. So, that's all for the sample problems or past board exam questions in fluid mechanics. So, mga past board exam ito guys. So, hoping na kayo ay may natutunan sa ating pinag-aralan for this video. So, mag-upload pa ako ng iba pang mga videos regarding past board exam questions in fluid mechanics and hydraulics. So, stay tuned lang. So, next video to be uploaded will be the part 2 of this tutorial. So, maraming salamat sa panonood. Again, this is Engineer John Leguia. God bless us all.